mga kababayan natin, lalong-lalo na po ang sektor ng pagsasaka. Mga kapatid po nating magsasaka, tumutok po kayo. Dahil napakahalaga po ng update na ibibigay sa inyo ng ating panauhin sa katauhan po ni Engineer Elmer Ferry, ang ating pong Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture sa ating rehiyon ng Mimaropa. Magandang araw po at welcome po sa ating programa, Engineer Ferry. Magandang araw din naman sa inyong lahat. Isang malaking kagalakan at pribilehyo na makasama namin kayo at mailahad ang aming mga proyekto dito sa Marinduque. At hindi ko pwedeng kaligtaan na batiin ko ang aking masipag na partner dito, si Provincial Agriculturist, si Arman Padrigal, na laging nakasubaybay sa amin kung ano ang dapat na ipagawa dito o dapat na maganap dito sa atin sa larangan ng agrikultura. Kasama niya ang Assistant Provincial Agriculturist na si Susan Oy. Nakasama namin sila kanina sa isang pagpupulong tungkol doon sa isang programa na ngayon ay pinapatupad natin. Higit sa lahat, gusto ko ring magpaabot ng isang paggalang sa ating butihing speaker, Alan Velasco, na kung titignan natin, isa sa mga tumutulong sa atin sa larangan ng Kongreso para ang Departamento ng Agrikultura ay may pataas. Alam nyo, napakalaki ng inangat ng budget ng agriculture simula nung si Speaker Alan ay naupong speaker. Napakalaki ng itinaas ng budget ng agriculture. Kaya mapakalaking pasalamat natin sa ating mahal na speaker dahil siya pala'y taga rito at tamang-tama na maibigay natin ang papuri para sa kanya. Ganun po, kasama po natin at nagbibigay pugay din po ako sa ating mahal na gobernador, maaasahang gobernador. Kasi po, parang hindi na natutulog ito sa pagtawag sa amin sa regional office kung ano ang pwedeng maibigay niya sa kanyang mga constituents dito sa Marinduque. At mahal na mahal po namin siya dahil wala po siyang tinanggihan na anumang yung bang sinasabing paglumapit kami sa kanya, bukas ang puso niya para maibigay sa lahat ng mamamayan ng Marinduque ang programa sa agriculture. Alright, at maraming salamat po. Welcome po sa aming probinsya, sa aming sintang lalawigan ng hugis pusong isla ng Marinduque. Director, ano po ba ang pangunahing gampanin ng isang regional technical director ng DA? Magandang katanungan ito. Ang regional technical director ang siyang namamahala o nag-oversee ng lahat ng implementasyon ng programa ng departamento sa mga national program natin katulad ng rice program, yung corn program natin, ang livestock program, kasama dito yung high value, yung paggugulayan at iba pang yung paghahalaman sa mga high value crops natin. Dito rin kami rin ang nagpapatupad ng mga subsidiya sa mga farmer natin na ibinibigay katulad ng mga rice, fertilizer and seed program natin na dinidistribute natin ito sa ating mga magsasaka. At yung mga sure aid sa amin nagmumula din ang pamamahala dito. Ito yung pagpapautang na walang interest sa ating mga magsasaka. Director, ano po ba ang naging o ano po ang pakay ng inyong pagbisita dito sa aming probinsya? Kanina ay nagsimula kami na isang consultation meeting sa lahat ng sa ating mga municipal provincial agriculturist office kasama ng mga municipal agriculturist natin at sa lahat ng stakeholders na namamahala sa programa ng agrikultura. Sa papapatupad nito, meron tayong inilunsad na programa, yung PAPES, kung tawagin nito ay Province-led Agriculture and Extension System, na kung saan
Kung natatandaan nyo, noong September 17 ay pumunta dito si Secretary Dar at nagkaroon tayo ng MOA signing with the governor, ang kasama niya at ang lahat ng mga stakeholders natin. Kapartner natin dito sa PAPIS na ito, yung ang presidente ng Marinduque State College na siyang magiging kagabay natin o kasama sa patupad ng programa ng PAPIS. At yung PAPIS, after ng signing, noong September 17, kami bumaba dito para naman sa isang sa batas na rin yung executive order na naglalayong bumuo ng provincial management committee sa na siyang magbabalangkas ng lahat ng programa ng agrikultura dito sa Marinduque, at ito ay sa pangunguna ng ating mahal na governor bilang chairman at co-chairman niya, ang aming regional director at ang provincial yung regional director din ng fisheries. Sa baba nito ay may mga technical working group na siyang mamamahala naman sa lahat ng programa na maia-align doon sa provincial agriculture and extension system. Opo. Natatandaan ko po, Director, ay nung bumisita nga po dito si Secretary Dar, ito po at nalaman ko po na ang amin pong lalawigan ang naging, sabi nga po ay pilot province nito pong tinatawag natin na PAFES. Ito po'y dito unang ginawa sa buong rehiyon ng Mimaropa, ginawa po yan dito sa aming lalawigan ng Marinduque. At siguro meron ding update, kung matatandaan ni Governor yung nangyaring memorandum of agreement signing Governor Biden, gusto niyo pong magbigay o magpahapyaw ng kaunting impormasyon dun sa nangyari pong signing ng Province-led Agriculture and Fisheries Extension System o PAPES sa atin pong lalawigan? Well, yun nga po ang ating tinatatag at talaga pong napaka-importante nitong PAPES. At mabuti naman po ay dumalo sa atin si Direk Elmer Ferry. At atin pong pinapatupad na po yung napirmahan po nating MOA. At simula na po yan ang pag-implementa nitong ating pilot program dito sa Marinduque. Actually, sa Mimaropa ho ay dito sisimulan yan. At maglalagay po tayo ng center dito para dyan sa PAFES. At dyan po nakatutok itong ating mga mga opisyales po natin sa Department of Agriculture. At nandyan na nga po ang ating magaling na ating regional technical director, si Elmer. At siya na po yung nag-umpisa nito. Umpisa niya na po itong mapaandar, itong PAFES dito sa ating lalawigan. Alam niyo naman po ay dalawang bagay po o dalawang source po ng revenue ang ating tinitignan dito, yung tourism industry at itong ating agriculture. Kaya nga po, hindi naman kalakihan po ang ating lupa rito, so talaga pong kailangan na magamit po sa for the maximum use itong ating mga lupa na para sa ating mga kababayan. At kailangan po talagang tutukan itong agriculture dahil po tayo ay nasa isang island province at medyo may disadvantage po tayo dyan kung sa transportation cost po ang titignan. Kaya napakaganda po nitong ating programa at mabuti po nandito po si Director Elmer. At ito na nga po ang pasimula para po makapagbigay sila ng mga gabay at yung pong mga demonstration, mga techniques at strategiya para po mapaayos mabuti itong ating pagpapadami at pagpapalaki ng agriculture industry dito po sa Marinduque. Opo. Governor, baka may tanong ka na naisip parating kay Director. Oo. Well, Director Elmer, na ating pong talagang saludo tayo dyan dahil bihira po yung kanyang kurso ay Agriculture and Biosystems Engineer. Ano po? At yun nga po, ay nakatutok tayo talaga dito sa extension services na inaantay po talaga ng ating mga kababayan. So, ito pong center na itatayo ay ano po ang implementasyon na gagawin dyan? Maganda pong katanungan niyan, mahal na Governor.
ang PAPIS po ay isang platform na siyang magiging para ma-institutionalize natin yung mga pinagsama-samang programa na magtutugon doon sa pangangailangan ng ating maliliit na magsasaka. At ito ang magiging plataforma na ito na kung saan magsasama-sama ang mga tagapagpatupad ng programa na ito sa irigasyon, sa mekanisasyon, at sa pagpapadami ng pagpapalawak ng anihan ng palayan natin at pagpapataas ng ani. Magiging palalakasin po natin itong center na ito, yung PAPIS Center na nabanggit sa atin ng ating governor, ay siyang magiging institusyon para mapalakas pa rin yung kakayahan ng ating mga magsasaka dito sa lalawigan ng Marinduque upang yung mga technology-based information na yung bang mga mananaliksik natin diyan sa Marinduque State College, may mga nasaliksik na silang mga teknolohiya na hindi na ibababa o hindi na ituturo sa ating magpapasasaka para mapataas yung ani. Kaya nga ito ay palalakasin po natin ang ating mga magsasaka na mapataas ang ani sa pamamagitan ng mga bagong tuklas na mga teknolohiya na nanggagaling dito sa ating college. At pang-tatlo ay ito yung sama-samang pinagsama-samang pondo ng lahat ng programa galing sa iba-ibang ahensya at pribadong sektor na siyang magiging mangunguna sa upang ma-industrialize natin ang probinsya ng Marinduque. Kasama dito yung modernisasyon. Kaya nga ang pinaka sentro ng pagpapatupad nito para mapalakas natin ay yung ugnayan natin sa pribadong sektor. Palalakasin po natin yung mga rural-based organization, mga cooperatives, na siya nang mamamahala para sa makita yung larawan ba ng isang magsasaka na siya'y nagninegosyo na. At nakikita dito, ito yung magiging guidance din nila para yung pangarap nilang maitaas yung kanilang kita, mataas masaganang anit, mataas na kita, ay makita sa ating mga kanayunan. Dahil doon sa yung tinatawag nating value chain analysis na kung saan sa halip na palay ang tatanim nila, palay din sana ang ibebenta, pero hindi na ganun ang mangyayari. Ang mangyayari kung magsasaka nating magpapalay, pag nagtanim siya ng palay, bigas na ang ibebenta niya. At doon makikita yung stages ng kita ng isang magsasaka hanggang sa dumating hanggang makarating ang kanilang produkto sa mga consumers natin. Kaya ito po ay isang malaking preparasyon din natin sa darating na Mandanas ruling. Kasi meron pong naipasa na sa inaproba na ng Supreme Court na yung mga programa pala ng National DA katulad ng rice program, corn program, high value program and livestock program. Ito po ngayon yung percent, meron pong a certain percentage po na ibababa na po itong pondo na ginagamit ng National DA sa mga local governments. At ang mamamahala po nito ay ang provincial LGU po sa pangungunan ng ating gobernador. Kaya po pinaghahanda na rin ang ating mga municipal agriculturists na kung saan kailangang matuto na rin sila at mahasa na sa papapatupad ng mga programa. Kasi halimbawa, may subsidy ng biga, ng fertilizer, hindi na po kami ang bibili ng fertilizer. Sila na po dito na sa LGU. At hindi na padadaanin sa regional office, kami po ay taga-timon na lang kung saan, paano ipapatupad yung programa ng subsidiya na ito. Yung subsidiya po sa magandang binhi na ginagamit natin, ito po ay hindi na kami ang bibili. Ang local government na po ang bibili para sa kanilang mga magsasaka. Kaya po napakalaking oportunidad ang mangyayari po. Kaya palakasin po natin ang ating mga technician sa patuloy na pag-aaral
upang lahat ng mga teknolohiya ay magamit ng ating magsasaka para nang sa ganon, lahat ng pondo ng departamento na ibababa po dito through Mandanas ruling ay tiyak na makakarating doon sa ating mga maliliit na magsasaka. Ang ganda po ang sinabi nyo, Director Elmer, at ako po ay galak na galak dyan. Dahil nga po, unang-una, yung Mandanas ruling po, ang yung Governor Presby po ay isa sa sumulat po niyan. Nung nasa Supreme Court pa po ako, at nakita ko po na ida-download na nga po yan ang ating function na yan mula sa DA, pababa po sa provincial government. At ito pong PAFES, ang isa po dyan sa Section 17 ng Local Government Code na makakatulong sa ating provincial government. And of course, nandyan na naman po kayo pa rin. Ano po? At okay, kahit po binabayang function na yan, nandyan na pa rin po ang DA officials katulad po ninyo na talaga pong gagabay at sisiguruhin po na yung implementasyon ay maganda. Opo. Pero maganda po yung na-mention nyo, Direk, yung sa value chain eh. At ang nakikita ko po ay yung talagang suporta ng ating gobyerno sa ating mga magsasaka na kung paano nila maibibenta ng maganda yung kanilang produkto. At ayun na nga po ang gusto ng provincial government ay nakatutok po sa ating mga magsasaka at kahit po sa mga mangingisda na bigyan po natin sila ng suporta sa transportasyon at pati po yung pagkuha ng bibili para ho mas malaki yung kikitain. And of course, yung tulong po sa mga fertilizer at sa mga equipment, yung modernization, ay kailangan po talaga. Kaya po nakikita ko po ito na para pong malasakit center po ito ni Senator Bongo na parang one-stop shop eh, na nandito na po ang talagang full support at tutok na ibibigay ng DA in collaboration and partnership with the provincial government. So, yan yung value chain, yung pong ating pag-transport ng ating mga kalakal, mga produkto ng agriculture, at yan pong paghanap ng merkado. Yan ba'y maitutulong nyo rin po sa ating mga magsasaka dito sa Marinduque? Opo, dahil kasi sa ngayon, meron po tayong tinatawag na Marketing Assistance Division na siyang namahala sa pagbebenta at kung paano ang isang produkto natin ay makarating doon sa Manila. Katulad po ngayon, naaalala niyo po ba kami, nung huling pumunta kami dito, nagprograma po kayo ng AAA slaughterhouse. At yan po ay nandyan na. At ibababa na lang po ang pondo para sa construction nito. Kung AAA slaughterhouse ito, hindi na po tayo magbebenta ng yung buhay na baboy dadalhin mo sa Maynila, kundi ito'y pork in the box na dahil doon sa prosesong yung itong slaughterhouse na ito ay hindi na yung tipong buhay na baboy ibibiyahe mo sa barko eh kadami pang mga dadaan ng mga kuan nito sakit, kaya mahalagang yung naisip niyo po ito, iso po isang paraan para yung value chain program ng ating departamento ay makita, mailatag doon sa ating mga magsasaka. Kasi po, pag kinata mo yung baboy, merong presyo na yan kaagad. Pagka ibinenta mo ng retail, may presyo na. Redagdag ng dagdag yung kanyang halaga. Katulad din ng bigas, kung ibibenta mo ng bigas lang, pag ibinenta mo ng yung palay lang, kung bigas ang ibenta mo, pag ginili niyan, may kita ka na. Yung darak, kumita ka pa ron. Wholesale lang labanan, so kikita ka yun. Ikaw pa ang nag-retail. Kaya apat na stages ng kita ang makakantam ng ating mga magsasaka. Dito po, Governor, may naalala pa rin po ako. Meron po tayong arurot dito eh. Isa po ito sa mga pinagtutuunan ng pansin natin upang mapalakas naman natin at direct sila sa tamang mga merkado. At ngayong pandemic po ay naghahanap po kami ng mga buyer. Meron raw po kayong produkto ng ano dito eh, ng arurot na nakapack na at ready to eat na. Kaya ito po yung
ginagawa ng AMAD para mailapit natin ang lahat ng produkto ng agricultural products ng Marinduque sa mga institutional buyers. Yun po ang layunin ng Agribusiness Marketing Assistance Division. Nako, napakarami po ano. Pero pagdating naman po sa sektor ng mga mangingisda, dahil kanina po ay patuloy at tuloy-tuloy po ang inyong pagbibigay ng paliwanag para sa benepisyo naman ito sa mga magsasaka, paano naman po sa mga kapatid nating mga mangingisda? Oo, tama ka doon. Dahil kasi ang Marinduque ay kinaliligiran ng ating dagat. Kaya itong mga nakatira dito, ano nga ba ang pakinabang nila na pwedeng ma-avail ng bawat mag-ano. Tayo, pwede tayong ang mga mag-isda natin mag-request ng pangisdaan tulad ng mga gamit ng hook and line, gill nets, o yung tinatawag na banami, at saka yung pagpaparami ng seaweeds. Ito po ay isang nakikita natin, may potential ang Marinduque dito. At ang namamahala po nito ay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources natin sa pangungunan ng ating director na si Toto Salilig. Director, opo. Maliban po sa PAFES, ano-ano pa po yung mga programa at intervention ng Department of Agriculture para sa ating mga kababayan na mga magsasakat mga mangingisda sa lalawigan? Nabanggit kanina natin na meron tayong rice program. Ito ay dito pinapadaan ang lahat ng pondo ng gagamitin ng magsasaka sa rice. Kasama ng corn and high value commercial crop. Sa ngayon po, ang intervention natin, meron pang isang sure aid. Ito yung pagpapautang na walang bayad. At alam nyo, napakasipag ng ating governor. Akalain nyo pong nung nakaraang pumunta rito si Secretary, merong 45 million po na ang ibinigay niya sa mga magsasaka natin. Naku, hindi ko po alam kung paano niya sinusungkit ito sa DA . Alam mo yung pagsungkit ng pondo, hindi po basta-basta. Kasi kinakailangan mo ng impluensya, kailangan mo ng makitaan din ng may nakikita rin ng aming department. Pero ito pong ating governor, hindi po siya tumitigil. Kaya po siya laging open po at hindi tumitigil para mabiyayaan tayo. Yung pong 45 million na yan, meron pa pong iba. Ha? Meron pa pong iba. May mga makinarya pa po yan . Na makina o yung equipment na pinamigay noon. Isa po yun, yung mekanisasyon. Bakit po mekanisasyon? Kasi po, tulad sa rice, natuklasan ang ating mananaliksik. Kaya daw mababa ang ani natin dahil mataas ang labor. Kaya kinakailangan mag-mechanize na tayo. At ngayon, ang PhilMEC ay nagpamigay din dito ng mga makinarya sa rice farmer natin. At yung mga storage facilities natin, yun po ay isang paraan upang mapataas ang ani natin. At hindi po tumitigil ang ating governor sa pakikipag-ugnayan sa amin sa fertilizer subsidy. Ano nyo po, ngayon, direkta na po ang magsasaka through fertilizer voucher system. Hindi na kami bumibili ng fertilizer. Sila na po ang bumibili ng sarili lang fertilizer. I-re-reimburse lang po ito sa isang banko dito na accredited sa amin. Kaya napakagaan po ng pagpapagutupad ng fertilizer voucher na ito. At siguradong-sigurado, walang corruption dito kasi sila mismo ang bibili. Mm-hmm. Kaya po napakaganda po ang ginawa ng ating gamahala governor. Talaga pong nakita natin yung talagang nakakarating po sa magsasaka ang tulong ng walang anumang balakid. Tama po kayo doon, ano, at sabi nga po namin dito, kapag naalis po ang aming gobernador, wala po kaming pabaon. Pero pag nabalik po, ang dami po sa aming pasalubong. Yan. So, maraming salamat, Governor, at baka may mga additional pa po kayo na nais ipabatid, medyo limitado po ang ating oras. Hayaan mo po, Director, at iimbitahan ko po kayo sa kapihan naman po namin sa Philippine Information Agency dahil napakahitik po ang inyong impormasyon na ipinaabot po sa ating mga kababayan. Governor. Well, pasalamat nga po tayo sa ating Director Elmer Ferry at nandito po siya. At alam ko po na talagang malaki po ang maitutulong nila
dito po sa Marinduque at napakaganda po talaga itong estratehiya ni Secretary William Dar, ito pong PAFES, ano po? At sa pagtutulungan po ng department sa ilalim po ng magandang pangangasiwa ni Secretary Dar, sampu po ng Dar family at kasama na nga po niyang ating bisita, ang magaling pong director, technical director po ng Mimaropa, ay taus-puso po kami nagpapasalamat kay Secretary William Dar sa lahat po ng tulong na naibigay at yung darating pa pong tulong at gabay dito po sa ating mga magsasaka at mangingisda sa Marinduque. Okay, Director, baka may nais po kayo na panghuling mensahe, pangwakas na mensahe para sa inyong mga kababayan. Well, in behalf of our regional director, Director Antonio Hironjo, kami po, Governor, ay nagpapasalamat sa inyong bukas palad na pagtanggap sa amin. Kasi po, yung magandang ugnayan po natin, ito po ang magpapalakas at magpapataas ng kakayahan ng magsasaka natin para maitaas din nila ang kanilang kabuhayan. At kami po ay nagagalak dahil personally, nakausap ko po kayo. At first time ko rin na-invite dito. Maraming salamat at sama-sama po nating ibalangkas. Mailatag natin ang lahat ng programa na kakailanganin ng maliliit na magsasaka natin upang ang lahat ng pangangailangan nila ay mailapit natin yung tulong sa kanilang kabuhayan. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Diyos.